but thou hast fully known thy doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra. What persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Sabay-sabay, go. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again na pag-aaral namin. Topic na medyo napapanahon din, Panginoon, personality, I pray na kayo pong magpala at maghanda sa bawat isa. Kung maririnig namin, Panginoon, kayo po'y masunod, yung katotohanan nyo ang may hayag, Panginoon, at yung mga kamalian, Panginoon, ay malinaw namin makita, at even yung mga hindi ganun kadaling makita, Panginoon, Panginoon, ipaunawa niyo na po sa amin. Magbibigyan kami ng katalinuhan, pangunawa. Lalo ka niyong lingkod, Panginoon. Protectan niyo kami sa anumang persecution na possible mag-arise from this. Dahil mga bagay kailangan pong talagang sabihin para marami ma-warningan, Panginoon. Even Baptist people ay na sinusubukan kami rin, Panginoon, na yung heritage namin, yung mock sa rin or babuyin, Panginoon. So I pray kayo pong malalati at magpapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Title po nito. Okay po kayo dyan? Amen. So tuloy-tuloy na po tayo. Ako po, hindi naman tayo madalas. Maganda sa atin, hindi naman tayo masyadong kilala. So kahit magwala tayo dito siguro, hindi naman. Pero napapanahon na rin po, isang personality ngayon. Kailangan natin i-address. Nauuso siya ngayon. Ngayon pa, play victim na siya. Kailangan natin i-address. Wala eh. Ilala niyo ba si Baptist Day? Wala, punta na tayo talaga doon ba eh. Kung mali ako, mali. Sorry, okay? Pero gusto kong malaman kung mali ako, sabihin nyo, mayroon man yan. Pero may mga personality, tulad dito, sa ating text, may mga pinangalanan si Paul. Doon mga tagal na yun. Pero may mga daming pinangalanan ni Paul. Minsan, may kailangan tayong pangalanan para ma-warningan po yung mga tao pag matinding distraction at kalituhan ng ginagawa ng tao, kung sino man yan, likod ng demonyo ba yan, o likod ng Diyos na kamali lang. Okay, kaya i-define natin ngayong umaga, kung sumabay hanggang hapon, pag-uusapan natin. Kung si Benny Abante, congressman, doctor, pastor, Benny Abante ay reprobate o hindi. Okay? Hindi. Dadaanan lang yon. Pero ang title po nito is, sabi ko dyan, Baptist Day. Mr. Baptist Day versus King James Version. Amen? Amen. So, again, maganda. Hindi tayo mapansin, mali tayo in church. Pero, who knows? Kaya yun ang advantage natin at disadvantage at the same time. Pero yun po ating topic. So sana actually sa inspiration of the Word of God lang tayo. So kung nabasa niyo ating, again, minsan lang tayo, hindi tayo madalas manira. Hindi naman tayo naninira nga eh. Amen? So pero sa Bible, mga lingkod ng Diyos, mga preacher, pag nakita nila na hindi lang personal sin to eh. Pag ito yung mga kasira sa marami, especially sa mga, sabi natin, mga nasabi sa Bible na poor, yung mga walang kamalay-malay mo, walang kalaban-laban, mga lingkod ng Diyos, dapat gawin yung dapat na narapat gawin. Amen. Even ikapahamak na yun. So, yan po yan. Pero ang topic talaga natin is the inspiration. Kaya ang subtitle nito, The Inspiration of the Word of God, King James Version. Okay?
So, bigyan ko kayo ng background. Nung Thursday, medyo binanata na rin natin kasi nga nakakapikon. Pag nakita mo sa Facebook feed mo, puro Baptist Day, mukha niya yung andun eh. And then, walang problema doon kung siya ay godly person. Sige, okay na, salamat. At ang Baptist makilala kung yun ay makabuti, yun ay kalooban ng Diyos. Amen? Kaso nga hindi. At lately, yung aking mga kutub po ay nagkakatotoo kasi ang daming ang sabihin nilang nainggit sa kanya. Pero lumabas po yung bukod sa sinel ko sa ating group, di ba? Ang dami pa. So kagabi lang, kaya iba dapat yung topic ko. Ito, ino na sa akin, talagang swak na swak. Kaya nga sabi ni Brad, kulto daw yun. Sabi ko naman, baka hindi. Eh ngayon, kaya nga natin pag-aaralan kung ano, kayo na mag-decide. Okay? I-explore natin yon. Kasi nga, nag-a-add up na eh. So, hindi natin pag-usapan ngayon yung mga sobrang kulto, katulad ng Katoliko, ng Iglesia ni Manalo. Medyo close to heart to kasi Baptist to eh. At para alam nyo rin, na mga Baptist po, na totoo, mga lingkod ng Diyos, na churches, hindi tayo nagsisino. We're not the respecter persons, hindi basta Baptist, sasakyan mo na. At tama na, pinangalanan yung sarili yung Baptist, yun na yun. Okay, hindi tayo ganon. Never tayo mga ganon. Yung mga tunay na lingkod na Diyos, never ganon. Kahit po ang Panginoon, yung mga apostol, established na yung Judaism nung kahit paano, yung Bible, yung Scripture, kinakilala nung that time, mga Udyo, nakita nila eh, hindi naman eh. Kaya sabi ng Panginoon, daw, nabanggit din dito, sabi dyan, basahin na rin natin. Actually, wala po akong outline ngayon. Kasi nga, antok na kakapon. Wala. Tinulog ko na lang. Pero mayroon pa dito tayo. May kinuha lang ako sa isang source na again sa inspiration ng Bible. Punta tayo doon, pero medyo mag-focus tayo sa personality muna ngayon. Again, hindi tayo madalas ganyan. Pero kailangan na. Kung sabi dito, may sinatawag dito, sino kaya ito sa palagay nyo? Okay, basa nga po. Ready, go. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. 7, go. Ever learning and never able to come to the knowledge of. Okay, kung kayo po yung matin nung Bible study online last Friday, medyo na-touch din natin to, 2 Peter 2. So again, maingat po tayo na magsabi, reprobate tong taong to kasi hindi natin alam, hindi natin ang puso niya, hindi natin alam lahat. Pero, katulad ng kaligtasan din ng isang tao, hindi mo pwede sigurado, ligtas to. Hindi tayo ganun. Si Judas po, wala nakakalang kundi isang Panginoon eh. Kala lahat ng mga disipulo niya, ligtas si Judas eh. So again ha, meron tayo doong, tawag dyan, disclaimer ba? Okay? Na pag sinabi kong ganyan, hindi ibig sabihin ako yung nagdig kasi yung mga panira na iba. Anyway, so itong last time sa 2 Peter chapter 2, ang pinag-usapan doon, mga false teacher, mga reprobate yun. Pero, yung iba nadadamay lang. Ganun po ulit tayo ngayon. Again ha, usapan natin si Benny Abante Jr. ba, congressman, pastor, siya ba yung reprobate or hindi naman. Isa yung mga sasagi natin kasi yun talaga may iging tanong dun eh. Alam natin yung doctrine na yan na reprobate. At ito ba ay nalito lang? Pag-aralan nila sa Calvinistian, mga tayong kaibigan, nailoko dyan. Sabihin ba, reprobate or unsaved na? Nadaanan po natin yan. Pero sinasabi dito, may mga grupo po ng tao, ang again, ang ano nito is, mga reprobate din po ito, sinabi dito, di ba kanina? Pero, kung maraming tao yan, hindi natin, hindi po tayo nag-reprobate, hindi tayo, again, hindi tayo nag-declare. Kaya hindi rin tayo nagsasabi na sa isang samahan, lahat ng Udyo reprobate, walang ganun. Hindi tayo ganun kasi hindi dapat. Dahil ang reprobation po, katulad ng kaligtasan din, personal. Accountability sa Diyos. Pag talaga nasira ang ulo mo, katulad ni Judas, pinili niya yun eh. At some point, nakita niya lahat ng miracle, bandang huli, hindi pa rin siya niniwala. Bakit? Namili siya. Paulit-ulit siya na, I believe na kailangan niya mag-decide, nakikita niya miracle, pero yung puso niya lumalaban, bandang huli, binaliwala niya. Naging reprobate siya. So, nasabi rin dito, for this sort are they which creep into houses and led captive silly women laden with sins, led away with diverse lusts. So, napag-aralan sa ito, parang pala rin sa 2 Peter. Karamihan ng false teacher, mga, ang kasalanan isa mga madalas, kasalanan niyan po, kasi nga, mga indulgent yan eh. Okay? Eh, sabi rin nila, pangalanan ko, pinangalan ko na din yung
kaibigan daw to ni Abante, si ano, basta isa nag-adultery, si, kalimutan ko, sa ko. Okay? Again, pangalanan natin kasi ang kapal ng mukha, may yabang, at pinagtatanggol pa sila ng kanilang congregation. Kasi nga, minanipulate na eh, parang kulto na talaga. Okay? So, kaya pinag-usapan ng kabino, isang kapatid, kawawa naman yung mga, imagine mo, ikaw, natanim ka ng baptist, naligtas ka, nailagay ka lang dyan sa church net, wala kang magawa ngayon kasi dyan ka na eh. Pamilya mo. Wala kang malapatang maayos-ayos na church. Kawawa din. Kaya sabi ko rin naman sa kanya, but, eh, in a way, kasalanan din nila yun, ba't sila andun? Maghanap ka, no? Ngayon, salamat ang baptist, independent tayo. So, anytime, pwede kang umalis, lumipat, nasa iyo yun. Wala sa Bible na nag-re-restrict sa'yo unless wala kang dahil na mabuti. Di ba? Aalis ka doon, ikaw pala yung offender. Bahala sa buhay mo. But anyway, para malaman nyo rin. Kasi magkakaroon tayo Baptist Distinctive Seminar this year. So, ito na yung sample. Kaya kung nagtataka kayo sa utak nyo, bakit binabanatan Baptist din eh? Ba't mo papanatan? Eh, kailangan eh. Pag hindi, ibig sabihin, namimili lang tayo, mga respected person tayo, kaya mo kinumpay yung baptist kasi baptist ka. Hindi tayo ganun. Amen. Naitindihan ba mga bata? Medyo mabilis ha. Pakinggan nyo na lang sa YouTube. Okay. So yan, kaya yun, yung kaibigan daw niya, adultery, tapos nagpastor pa rin. Okay, kung again, kung nag-adultery kayo, huwag ka na magpastor. Pwede ka mapatawad, ma-restore, maglingkod ka sa Diyos, sure. Pero hindi natin bibigyan ng prominenting ano sa church kasi nga naaalala ng tao, adulterer yun, tapos pastor namin, mag-preach, ang tapang pa. Ay, iniwala kaya ako, ay, hindi na lang, ako na lang din. Ako nga, di pastor eh, di ba? Ganun yun. Anyway, dami natin ko-cover. So, kailangan muna para magiging answer din to sa kanyang expose, in-expose niya yung sarili niya. Dinipensa niya po yung sarili niya at again ha, nakakuha tayo talaga ng material. So, again, naipon eh, naipon po. So, mapakinggan natin si Miss, simulan ngayon, alam, pinangalanan ko na, tatawagin ko lang siya, Mr. Baptist Day, okay? Total, gusto yung sumikat eh. Amen? Okay, ito po yung mga statement niya na sagutin natin sa isa. Okay? Bilis ng oras. So, ito po sinabi niya, hindi ko napakita sa inyo dyan. Pero, nandito ba to? Okay, ito po yung sabi niya sa multiple instances. Talagang ganito po ang summary. Ha? Hindi siya naniniwala na inspired daw yung Bible. Yung King James. Inspired yung Bible, pero hindi King James. Inspired naman pala yung Bible eh. Eh, nasa na yun? Yan ang problema doon. Mamaya, explore natin yan. Pero gusto ko munang i-ano nyo to. Tandaan nyo yung sinasabi niya, pinag-asabi niya, kasi mamaya is tasagutin natin isa-isa. Amen? At out of the horse's mouth, siya nagsabi niya, hindi po tayo nainira. Okay. So ito ay wala pang 4 minutes, so please bear with me. Wait. Sasabihin ninyo na ang King James Bible inspired. Ulitin ko lang ha. Sa mga naging Baptist lang na 20 years ago, pwede ba? O kayo pagmamalaki na alam nyo ang Bible? Hindi ko na lang kausap nyo. Sasabihin ninyo na ang King James Bible inspired. Sarama ulo mo. My goodness, sino nagturo sa inyo? That's plain ignorance. The Lord made you alive to radiate His righteousness and goodness. Another sermon to. In Ephesians chapter 5 and verse number 8, it says, For ye... Okay, ito naman, itong part na to, kinokorek niya yung King James. So, meron sa King James na basa, binasa niya, King James daw sila. Mga King James din to mga to. To some degree. But this time, kokorek niya, mali daw yung King James. Okay? So, yan. Yeah. For ye were sometimes darkness. The translation should be sometime, not sometimes. For ye were sometime darkness. Kasi pag sometimes ang ginamit mo rito, baka sabihin natin, oh, ganun pala. Palagi na lang pala tayo merong pagkakataon as darkness. Eh. Hindi ho. Ang sabi dito ni Apostle Paul,
nung mga nakaraan na hindi mo kilala ang Panginoon, ikaw nasa kadiliman. Ngayon kayo naligtas na. Wait, address ko lang po muna. So kasi sa to some degree, may tama rin siya doon. Okay, address ko lang yan para hindi ko makalimutan. So yung tingnan natin dito sa 2 Ephesians, Ephesians 2:5-8. Diba 3:8? Okay, mali yung kanilang ano. Okay, basahin niyo po. Ready, go. Okay, so pag kinuha mo yung context niya, ni-review ko rin po yan, may tama siya dyan. Okay, ibig sabihin, yung sometimes yan kasi sa modern usage ng word na sometimes, English, ay sabihin na sometimes, minsan-minsan. Diba? So actually, parang na-address ko rin sa ibang sermon. Tama siya in a way, nung sinabi niya, ang ibig sabihin ng sometimes yan, ibig sabihin sa ibang panahon, especially in the past. Tama siya dun. Ang problema, pumasok yung kanyang doktrina na mali daw yung King James doon. Mali. Paliwanag ko na ulit, ha. Paano mo sabi, Pastor, na tama siya, mali, mali. Hindi tama yung interpretation niya sana, pero mali yung approach niya. Kasi ganito yan. Hindi mo pwedeng maliin yung King James kasi nga, parang ganito yan, ha. May experience din ako, tsaka personally sa akin, kasi minsan nagbabasa ako, inintindi ko. Parang mali ito. Pero na-realize ko, sandali, ito yung mga original English people. So, hindi natin pwedeng mali, sabihin, mali yung English mo, ha. Filipino ka. Good luck, di ba? So, ganito yan. Kung may hindi ka pangunawa, kasi may pangunawa ka rin, kaso parang iba sa Bible, anong gagawin mo? Hanapin mo kung saan, paano mo ma-reconcile yun. Kasi, patulad niyan, eh, ang sometimes, ibig sabihin, minsan-minsan, eh. Dapat pagditingin ka ng ganitong mga bagay, parang yung in-advise ko rin nung isang sa ano namin, sa forum namin, kasi yung usapan kasi yung mga Anabaptist daw, actually sa ating documentary na kinopya ko lang. Sabi nila, yung mga Anabaptist, hindi naman ganyan eh. Kasi pag tinignan mo yung mga Anabaptist ngayon, 2023, hindi na ganun ang paniniwala. So sabi niya, mali yung documentary nyo kasi Anabaptist ngayon, hindi niya ganun paniniwala. Ang problema, hindi niya kinonsider yung dating Anabaptist, tama. Ngayon, sa tagal ng panahon, nakurap na rin. So anong mali niya doon? May tama siya, kasi tama naman ang kanyang sinasabi na yung Anabaptist, hindi na ngayon once save, always save. Ngayon yun, 2023, modern times. Pero dati, tama sila. So, mali yung sinabi niya ngayon na yung Anabaptist, hindi dyan ang galing ang Baptist. Oh, mali ka na dun. Ang sinasabi ko ng galing ang Baptist, dito sa Anabaptist na in the early time. Natindihan? So, ganun din po dito, ha. Pag titingnan mo ngayon, mga bata, kasi mga iba, mga bata pa dito, dapat sa pangunawa nyo, alam nyo yung timeline. Okay? Kung dito, ito, yung King James, sinulat siya ng, or na, na-translate siya, itong current form niya, actually, ano to eh, itong, kalimutan ko to, 1879 ata, yung, itong ganitong wording na, kasi sa 1611, may mga, alam nyo naman, yung printer ay bago nun. May mga sira pa yung mga printer. So, may mga maling printer. Printing sa spelling. Pero still, yung text nun, 1611 yun. Okay, kung matin kayo ng mga King James, hindi ko pala na-post, paalala nyo sa akin. Nagkaroon tayo nyan. So, ang tama niya dito, yung meaning. Kaso, sinabi niya, mali yung King James, kaya dapat alam niyo yung original. Patay ka na. Pag sinabi mo mali yung King James, kailangan mong pakita sa amin ngayon nasaan yung tamang Bible. Kasi pag sinabi mo yung tamang Bible, nasa original lang, nasa yung original, wala na po eh. So, mamaya pupunta tayo doon. Hindi, pero cover ko na rin. Sa ating pinaka-text, sabi dyan, ulit-ulit lang natin to para makuha natin. 2 Timothy 3:16, yung pinaka-text natin, sabi niya, hindi raw inspired ng King James, mamaya marinig niyo yan. Kaya sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God. So, ang Bible ba inspired? Itas, ano nyo lang eh, yun na yun eh. Inspired yung Bible. Hindi, sabi ni mamaya, sabi niya, inspired nga yung Bible, pero original. Okay, dito tayo, again, yung timeline na original daw, inspired, King James, 2023, hindi na. Does that make sense? According to this verse alone, hindi. Kaya sabi dito, ito ay in-inspired ng Diyos, pero ito ay narapat at kapakipakinabang na pagkuhaan ng doktrina. So, kung wala tayo nitong original, ang meron lang tayo King James,
Kasi tayo ko ngayon ng doktrine ng tama. Eh, may matira pa namang tama dyan eh. So, may mali din. Sabi nga natin, ang purong tubig na nilagyan ng konting ipot ng kung ano man yan, pure water na ba yun? Pure yun eh, 99%. Hindi nga, pure. So, hindi mo na pwede sabihin ngayon sa Bible na the word of the Lord are pure words. A silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation until 1980 lang. Ganun ba? Hindi, hanggang 2023, hanggang mamatay na tayo lahat. At si Master Baptist Day, ganun. Walang, hanggang forever yan. Hindi nyo ba? So, yung kanya sinasabi, pamaya sabihin, babalikan natin mamaya, na kesyo, inspired lang yung original, nonsense yun. Kasi walang way, bigay ko na yung illustration ko ha. Anong gusto nyo mga pinipreserve na pagkain? Wala. Atsara. Okay, ako na lang bibigay. Yung gusto ko. Kasi po, nung mga grade 5 kami, nag-preserve kami. Ganyan, okay? So, natutunan ko paano preserve. Mga bata, makinig. Ano yung pinipreserve? Kasi sa ibang bansa, especially dati po, hindi pa ganun efficient yung shipping from other countries. So, kung gusto mo, for example, ng langka, eh, preserve natin. Hindi ko alam kailan ng, ano niya, kung kailan uso yan. Sabihin natin, December yan. Alam mo na, nagbubungat, dumadami, at maubulok yan pag di mo preserve. Eh, gusto mo ng bandang September, gusto mo ng langka. So, what people do is, ipipreserve nila, lalagay sa jar. At kung paano mo pinreserve yan, for example, pinreserve mo ng December 1, gusto mo September 1, makakain mo, the same. Na lasa, siyempre hindi bulok. The same kung lasa, the day na preserve mo, ganun ang lasa, ganun ang timpla. Pagbukas mo ngayon, oh, yun na yun yun. Okay, yun yung sa'yo ng preservation. Amen? Na preserve. Yung gusto mo yung preserve. So, pagdating sa salita ng Diyos ngayon, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, kung ano siya dati, ganun din siya ngayon. Pag binasa mo dito, ang pang-intindi mo, eh, nag-translate ng language. Yung language po, pag tinanslate ng tama, the same yun. Amen? Pag sinabi kong sa Tagalog na aso, tapos sinabi nung isa, dog. Ay, magkaiba yun. Hindi, magkapareho yun. Magkaiba ng language, pero the same yung aso yun, tumatahol. Amen. Iba yung, hindi lang pinakaiba yung isip ko sa aso at sa dog. Unless yung breed. Sa kanan yun, basta yung dog, yung species, okay? And then yung preservation, punta tayo ngayon sa inspiration. Pag sinabi inspiration, sinabi dyan, the scriptures given by, all scriptures given by inspiration of God. Ang Diyos ang nagsalita. Again, ang pag sinabi inspire, ang literal po niyan is God breathed. Hininga ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi in-interpret yan ni Paul, sinulat niya, sa palagay ko, ganito ang sabi ng Diyos. Iba po ang level ng pangunawa at confidence itong mga lingkod ng Diyos. Basahin natin natin sa Peter. Kailan lang na ano yung saan yun? Kalimutan ko tuloy. Katapos lang natin yung 1 Peter 1:17. ito. Okay. 1 Peter 7. Ha? 7. 2 Peter 1:21. Very good. Salamat po. Umpisa sa 20, sabi dyan, knowing this first that no prophecy, prophecy po, preaching niya na iba dyan, sinulat niya sa Bible. So, eksakto yan, ano sinabi ng propeta, sinulat sa Bible, salita pa rin ng Diyos. Amen? So, yung mga prophecy daw niya yan, at sabi dyan, scripture is of any private interpretation. Ulitin ko ha, no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Sa Tagalog, yung mga sinulat sa scripture, sa Bible, yung sinulat dyan kung sinong propeta dyan sa Isaiah, sa Psalms, even, sa kay David, Abraham, lahat. Yan po ay hindi sinulat lang. For example, si Jeremiah, sinong tagasulat niya? Si Baruch. Okay, kaibigan niya yun. Si Isaiah, sinong tagasulat niya? Kalimutan ko. Basta dalawa yung hinar niya eh. Anyway, so, hindi lang yung interpretation. Kung anong sinabi ng Diyos, sinulat lang nila, yun ang sinabi ng Diyos. Entindihan nyo? Una, sinabi ko kay Stephen,
Sabihin mo kay Brad, bumili siya ng lemongrass sa Sabado, ganito. Ito yung bayad mo, humingi siya ng discount. Kaya sabihin ngayon ni DM na lang. O Brother James, sabi ni Pastor, ganyan. Ah, sinabi mo yon? Inutos mo ba ako? Parang gano'n. Hindi, si Pastor nagsabi nun. So, sa akin galing, inulit lang niya, sinabi sa iba. So, sino nagsabi nun? Ako pa rin. So, ang Diyos ngayon, yung mga propeta niya, nung sinulat yung Bible, ang Diyos ang nagsabi. So, hindi mo pwedeng either sabihin mo hindi yan sinabi ng Diyos, pero pag sinabi ng Diyos yan, hindi yung tao nagsabi nun, yung nagsulat lang. O yung preacher na nagsulat. Naintindihan niyo ba yun? Hindi siya nakilap nintindihan, di ba? So, kaya nga, sinasabi ni Peter ngayon, na yung naisulat yan, hindi yan private interpretation, hindi yan inisip lang nila, sa palagay ko, ganito sinasabi nila. Hindi. Yan mismo ang sinabi ng Diyos. Kaya sabi dito, for the prophecy came not in old time, by the will of man. Hindi ginusto lang ni Jeremiah na magsulat. Gusto ko lang magsulat. Okay? Kaya ngayon, iba, nagbibenta ng libro. Gusto ko lang magsulat, bibenta ko, at ira-rival ko yung Bible. Wala, hindi ganun ang Bible. Hindi mo kayang talunin niya kasi Bible yan ang Diyos na nagsabi niyan. Kaya sabi dyan, hindi gusto lang ng tao yun. At marirealize mo to, especially pag binabasa mo yung Bible, kung sasabi mo, mga Hudyo yan eh, gusto, sinulat lang nila yan kasi gusto nila. Gusto nila maging bida. Eh, ba't hindi valid yun? Yan ang masabihin na iba kasi, kasi sila yung bida dyan. Hindi kasi sila bida eh, narealize mo yun. Pag binasa mo yung Bible, hindi sila yung bida. Ang Diyos ang bida. Sila, pinatusahan. At yung karamihan sa kanila na reprobate as a nation. So, hindi ka susulat ng ganong libro. Tapos mag-claim ka, kami mga Hudyo at kami nasa Bible. Ah, sige, basahin ko nga. Ay, sinahan pala ulo nyo. So, malabo yun na may mga Hudyo-Hudyo na sinabi lang nila. Sulat natin yung mga sarili natin, mga loko-loko. Kaya sabi dyan, hindi ito sa ginusto ng tao. Subalit, sumulat din mga tao. Pero, ito yung una, holy, ang Diyos na nagsabi, at sila ay kinilos ng banal na spirito. So, ganyan po nga sa preaching. Kaya ngayon, babanatan niya atin ngayon. Alam niyo bakit? Sinakapikon! Kaya sabi nila, baptis sila, lahat tayo madadamay. Eh, kung ayaw niyo i-celebrate, idiwag. Ganyan lagi yung excuse yan eh. Parang ikaw yung masama kasi baptist eh. Dinamay nyo nga yung pangalan natin na maganda. Na yung iba dyan, nakilala yung baptist, ganda pa lang ng baptist. Wala, independent, Bible lang, pinersecute, nagpatuloy, ganun ang mga baptist. Eh, may mga baptist dito ha, may sarili silang doktrina. Eh? Mga politiko po, mga baptist politiko eh. So what do you expect? Mapipikon ka. At kaya natin inaadres ito ngayon. Bahala na sila. Makagalit ako bukas. Pero sabihin ko sa kanila, alam nyo, kahit maganda naman sa atin sa Diet and Family, against na sila dyan. Problema, hindi sila dyan salita. They don't tell people na mag-ingat kayo dyan. Magkakapatid na yan. At sabi sa akin kagabi, nung, kasi galing siya dun eh. Hindi ko napapangalanan. Eh, matapang din yun eh. Pero sabi niya, abati-bati, napakayabang talaga. Mayaman. Di mo alam kung saan ang galing yon. Sabi nila, kaysa sa Bible na pinagpala ng Diyos. Ganyan yung lagi yung linya niyan eh. Pero ngayon, nare-realize ko, hindi. No way. Na ang Diyos ang nagpala sa kanila, ganyan style nila, iyabang. Hindi ang Diyos nagpapala doon. Amen? Amen. Nakukuha nyo na yung ating ha? Hindi pa tayo tapos. Nag-umpisa pa lang tayo. So, ngayon, patuloy po natin para sabihin nyo, Pastor, inaano mo na yung mga tao eh. Dito, sinisira mo yung tao para magalit sila. Kayong maghusga. Ito ba yung mga sinabi? Nakita nyo kanina, di ba? Ang sabi niya, hindi nyo kilala kausap nyo. Ulitin na lang natin. may time naman tayo. Amen? Gutom na ba kayo? Sa salita mo na yung Diyos. Ulitin ko po, dahil 3 minutes lang naman to, baka kasi hindi nyo nakuha. So siya yung una nagsasalita sa isang marami po to. Pag nagsalita to, marami may kinig. So imagine nyo, lahat siyang biktima kung naniwala. Okay, ulitin ko. Sa mga naging Baptist lang na 20 years ago, pwede ba kayong pagmamalaki na alam nyo ang Bible? Inyo ka na lang kausap nyo eh. Sasabihin ninyo na ang King James Bible inspired. Sira ba ulo mo? Mm. My goodness.
professional na turo sa inyo. That's plain ignorance. Ito lang yung second. Ito na sa Ephesians. To create His righteousness and goodness. In Ephesians chapter 5 and verse number 8, it says, "For ye were sometimes darkness." The translation should be sometime, not sometime. Mali yung translation. For ye were sometime darkness. Kasi pag sometimes ang ginamit mo rito, baka sabihin natin, oh, ganun pala. Palagi na lang pala tayo mayroong pagkakataon as darkness. Hindi ho. Ang sabi dito ni Apostle Paul, nung mga nakaraan na hindi mo kilala ang Panginoon, ikay nasa kadiliman. Ngayon ay naligtas na, may mga pagkakataon, nasa kadiliman ka. May pagkakataon, nasa liwanag ka. Hindi po ganoon ang tamang translation sa original. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi ho inspired ang translation. Ang inspired ang original. Pwede ko sabihin ko rin ha, kasi yung, again, kung nakakaitid kayo ng ating seminar sa King James Bible, yung style na to ang gumagamit niyan, yung mga hindi King James. Kasi wala silang ma-point, ayaw nila sa King James. At tanong mo sila, eh, nasan yung ano? Nasa original. Eh, wala na tayo ngayon nun. So, pero ang tanong, ba't nga ginagamit din yun? Yun ang tanong, actually. Maling-mali. Kung may expect ako magsabi noon, yung mga hindi King James. Tuloy. Ahimik ka. Kaya sinasabi ko sa inyo, yung original words ang perfect. Yung translated words, hindi perfect, kundi infallible. There's a big difference between being perfect and being infallible. Naintindihan niyo ba yon? Ang ginawa niya actually kahapon po, kasi nga nung Thursday, Baptist Day, marami nag-comment. Kung doon nagkakamali ito yun, hindi ko mas pinanood yun eh. So, dinipensya yung sarili niya, lalo yung expose sarili niya. Kasi kabubuhan yung write up niya. Sa totoo lang, nakinig niyo ba yon? Ang infallible daw, iba sa perfect. Now, hindi, mali. Kasi pag perfect, walang mali. Sa terms natin ngayon, 2023. So, ano sinasabi niya? Pero hindi niya na-explain yun. Pero again, pag tinake mo yun, ewan ko sa'yo. Ha? Pag sinabi po, infallible, walang mali. Mamaya, sa ibang sermon, sabi niya, may mali sa King James. Okay? So, nalilito na po ito. At mamaya, interpret natin yan. Ha? Kung may time pa tayo, mayroon pa ako mga 10 minutes. So, tuloy lang muna natin, tapusin natin another minute. Hermeneutics 101. Mayabang yun. I taught hermeneutics for 45 years. Oh, wala kayo po. I know what I'm talking about. Another sermon. Ito malinaw. Hello. Ulitin ko sa atin. Kayo ba pinag-aralan nyo sa Bible school yan? Ayan. Ang pinag-aralan nyo lang, ang inspiration of the Bible, correct? Ang tanong, what Bible? The original Bible, walang inspired na translation. Don't you know, there are more than 200 translations of the Bible today. One of them is the King James Bible. Okay, address ko yan ha. So sabi niya, so ngayon, ang King James po ha, kaya magtataka kay King James ba to? Ito, ginalagay po natin to. Ha, hindi pa lang mapapogi. Kailangan yan sa panahon natin ngayon. Na makilala tayo, ano yung paninindigan natin. Hindi yung pag sinabi King James ka ba, may mali dyan ha. Ay, hindi naman ako masyadong King James. Pagkausap mo, King James tayo ha. Oh, yes, King James! Eh, nakasalagay na eh. So hindi natin kinakailayan. Malinaw yan. So, address ko lang ha. Ang ginawa niya, ipinantay niya yung King James sa ibang translation. Tama ba yun? Kasi sabi niya kanina, infallible. So, malaking kalituan ito nangyayari dito. Okay? So, hindi na siya basta translation. Kung natin, ganito ha. Meron akong tunay na pera. At meron akong mga peking pera dito. May 10 klase ng pera. Yung isa lang ang tunay. Eh, marami naman klase ng tunay. Marami naman klase ng pera eh. Pwede ko may pantay yun? No! Putulin mo dito, ito yung tunay, ito lahat, isang kategory, hindi tunay, ito yung tunay.
So bakit sinasabi, alam nyo ba na maraming translation? So what? Kung mali ang mga yan, huwag mo yung pantay itong tunay. So pero ganun ang sinisnow niya tayo, yung sabihin, alam nyo ba maraming ano? So pinagda-doubt na tayo sa King James Bible. Again, marami, isa lang ang Bible, hindi ko sinabing King James lang, kung tama yan, sa original, na again, wala nga yung original na, tawag dito, physical, written, originals, wala tayo ngayon eh. At ang original, kinakopy. So wala ka talagang original kasi kinopy yan. Kaya nga, umputan din kanina ng topic na preservation. Kung in-inspire dito, na-preserve ba? Kung in-inspire dito, hindi na-preserve, baliwala. Di ba? Sinong gustong kumain ng preserve? Kunwari, ano yung sabi kanina? Langka. Na-preserve ng December 1. Napanis ng March 1. Kakainin ko na September 1. Gusto nyo? Eh, na-preserve naman eh. Hanggang pa March 1 lang. Ano yun? Walang kwenta. So, ang salita ng Diyos, either na-preserve hanggang sa ngayon at forever, or hindi. Doon lang kasi magkakaroon significance sa atin yung magagamit natin sa doctrine, reproof, and correction, and stocks of righteous kung na-preserve ngayon. Kung hindi, wala. Puro yan, puro mga opinion na lang yan ng ano, natira-tira na lang na katotohanan. Nakita niyo po yung kalokohan? Tuloy natin. Hindi lang basta isa lang ang King James. Yan ang, sa English, yan ang nakikita nating faithful to the originals at talagang salita ng Diyos. Pwede sabihin, infallible, perfect, kahit sinabi niya perfect. Hindi, perfect, infallible, preserved, and inspired. Amen. Ang King James sa English. Kung may sa Tagalog, sige, supportahan kita, tingnan ko muna. Kung talagang ano, amen. Hindi natin sinasamba ang English. Pero sa panahon natin ngayon, wala, yun ang ano eh. Go. Ayun, tinuturo namin yan sa Bible College that the King James Bible is preserved, not inspired. Kinig nyo ba? Amen ba? O maniniwala ba kayo kung sasabi ko sa inyo merong mali sa King James Bible? Kinig nyo ba? May mali daw. Pero hindi na sabihin. Ay, may mali sa Bible? Hindi, yung translation. Okay. So, pag sinabi niyang walang mali sa Bible, sa translation meron. So, tinutukoy niya, even yung King James meron, yung sabi niya kanina, di ba? Narinig niyo? So, hindi niya sabihin mamaya kasi nga, yayariin siya. Ang dami na nag-defend dito. Tapos siya, pag may sinabi siya, ito, mali yan eh. Tapos siya. Kaya ang ginawa niya, inandaran niya lang yung mga tao para magkaroon ng doubt sa King James, sa tunay na Bible. Okay? Ginagawa niya, hinihiwalay niya tunay na Bible sa King James lang. So kung, sige, gawin mo yon, pakita mo sa akin tunay. Ganun lang kasimple yan eh. Pag wala kang mapakita, eh paano ka naniniwala ang Bible perfect? Hindi yung, nasan nga yung Bible na perfect? Cricket na yan. Tapos na po ito, tapusin na lang natin. Ilang mali na salitang ginamit sa translation? Huwag din natin pag-usapan niya, baka malito pa kayo. Pag-uwin niyo ito, ay bista ang mata niyo. Nabahan na, tama yon. Alam po yan, kahit kayo, di ba, pag may nagisinungaling kayo, alam niyo yan eh. So what you do, they depend sa ka na, at iwanan mo na yung topic. So I believe ganun exactly nangyari tayo. Anyway, salamat doon. Salamat at in-expose mo yung sarili mo at hindi ko na kailangan masyadong magano sa iba. Anyway, tuloy natin ito mamaya. Okay, meron pa akong ilang minutes, pero mamaya po, ito po yung pinaka-ano natin. Hindi lang tayo sa isang parte, ha. Nag-dwell tayo ngayon sa negative. Nakita natin yung maling interpretation at view ni Baptist Day, Mr. Baptist Day, nakita natin. Ano ko sa inyo yung outline, pero anoyin natin ito mamayang hapon, tapusin natin, okay? So bakit inspired? Sabi ng Bible, inspired. At it doesn't make sense kung hindi siya na-preserve. Masabi niya kanina, yung kanyang maling statement na so brazen siya na ibang infallible, ibang perfect. Kung may tao, kung andun ako, hindi naman. Masyado marami sila dun. Anyway. So stupid yun, amen? Paano masabing perfect? Ah, hindi perfect, pero infallible. Niloloko mo sarili mo at niloloko mo ibang tao. Dililito mo yung tao. Kaya sabi niya kanina, di ba? Huwag na natin pag-usapan ito, malilito lang kayo eh. Talaga. Eh, siya nalito eh.
Okay, pero bigay sa inyo po yung mga malinaw. Pero isa-isa na naman mayroon ng hapon. Malinaw na statement sa Bible. Ang Bible ay scripture. At the same time, siya inspired. Siya ang Diyos ang nagsabi. And then, in-inspire siya dito. Bakit nasabi natin siyang inspired siya ngayon? Kasi walang silbi kung di siya na-preserve. So, we believe na-preserve din to. And therefore, inspired din yung translation. Eh, may mali dyan. Nasaan? Ang dami na po nag-attempt. Wala. Laglag. Okay? So, sabi dyan, inspired, profitable. Kung may mali yan, hindi yan kapakipakinabang. Hulaan na lang tayo. Parang iglesia ni Manalo. Ang daming, ako nakakaalam niyan. Ang dami namin translation dito, ha? Anong tanong mo? Andito yan sa isa. Nakakuha ba ng iba? Paano masabi nga andito sa isa? Okay, ministro, kailangan bang bilhin lahat yan? Hindi mo nga, kahit bilhin mo lahat yan, di mo alam eh, siya nakakalam. So, napunta sa kanya yung authority. Tama, alokohan yun. Anyway, bigyan ko yun ng mga malinaw. Sabi dyan, inspired, profitable doctrine hanggang ngayon. And then, meron tayo dito, sabi dito, 1 Timothy, ito na nga yun. And then, sabi, ano na lang, Matthew, ano na lang, di ba? Sabi ng Panginoon, ano ba yun? Yung one title. My word shall not pass away. Di ba? Heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Ulit-ulit po yan sa Matthew, sa Mark. Heaven and earth, sa Mark. Ganun din, sa Luke. Ganun din. Ano siya yung pass away? Ibig sabihin, wala na siya silbi or may mali na siya. Kung may manipreserve, kalahati na lang. Eh sabi niya, walang maalis dyan, walang malalaos dyan, walang mawawala dyan. Ito sabi niya, ang Panginoon to ha. Ay, sorry. Sabi ko na eh, nawawala ako. Ano yung sinabi niya na okay, sabi naman sa Matthew 5. Okay, sorry. For verily I say unto you, till heaven and earth pass away. Ganun pa rin pinag-usapan natin, ha? Pass, future. So, whatever sa timeline, hanggang sa future, hanggang eternity pass, hindi lang mawawala ang kanyang salita, at binanggit niya yung detalye dito, kahit isang jot or isang title, ibig sabihin po, yung even yung mga maliliit na parang maliit na pahiwatig sa mga letra. At hindi nga letra, apostrophe, hindi lang mawawala yan. Eh. Parang sabihin na wala na sa translation. Na iba lang. Eh, ganun din yun. Pag nawala yung iba, hindi na preserve, hindi na perfect, hindi na infallible. Magkakasama po yun. Ganun din po sa Luke. Isa lang yan. So anyway, may sinabi siya dito sa ating source, sabi dito sa Hebrews. Tingnan natin. Okay pa kayo dyan? Ako yung masakit na ang aking ito kailangan mag-preach. Ang sabi dyan, mga young people, maibasa. Go. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard? Okay. So, ano ito? 23 na ngayon, di ba? So, ano natin ito, di ba? Memory verse natin ito. Ano sabi dyan? So, sa Hebrews 2, ang tema po dito, ina-exhort niyo yung mga kapatid na magtapat sa Diyos. Kahit konti lang, huwag kayong lalayo. Kasi parang pinabayaan, parang mo yung kaligtasan mo, salamat, ligtas ka, tapos babaliwalain mo. So pero ang topic natin ngayon, salita na sabi dyan, yung mga salita ng Diyos na nagligtas sa iyo, unang sinabi ng Panginoon sa inyo, obviously sa Bible, and then sa panahon pa rin ng Moses, kinonfirm yan sa New Testament. So salita pa rin ng Diyos yun. Nabago ba? Kung nabago yun, wala na. Sabi dito, was confirmed unto us by them that heard him. Ibig sabihin, yan ang sinabi dati, yan ang sinabi talaga ng Diyos, even sa panahon natin ngayon. Obviously sa panahon nila, and then sa ganun din sa atin. Ang tagal na nakasulat noon. Totoo yan. Mga sinasabi, totoo yan. So, na-preserve ba? Na-preserve. Na-inspire ba? Siyempre.
Ang dami pa pala nito. Dalawa na lang. 1 Timothy 5:18. Ay ba sa mga adult naman? Ready, go! For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. Ano kinalaman yan? Okay. Hanapin natin yan sa Old Testament. Hindi nilagay ng source ko eh. Pero... anong mali? Okay, sa Deuteronomy 25:4, huwag nyo nang pansin na iba, pero ito ay sabi sa Bible, thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. So pag sabi natin, baka na lang, kaya kalabaw, siya yung nag-aararo, huwag mong gatumin, sabi. Muzzle, ibig sabihin, pipigilan mo makakain. So, anong pansin ninyo? Ito palang, tawag dito. Digital copy natin is, mapansin nyo, may pagkakaiba. Nakita nyo yung pagkakaiba nung font? Napansin nyo yung pagkakaiba? Ano yung iba dyan? The corn, di ba? Halina ng mata, di ba? Nakita ba ng iba? So, thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out. Yun lang yung sinabi ng literal na Hebrew Bible. Pero nilagyan ng King James ng the corn kasi obvious na yun. Ano ba, tread out ng ano? So, nilagyan ng the corn. So, sa original, wala yun. Pero nilagay lang dun. So, sabihin natin sa original, wala talaga yun. So, tanong, balik tayo sa isa. Eh, ba't sinabi ngayon ni Paul na the corn yun? So, ibig sabihin, hindi nagkakamali ang scripture. From the Old Testament times to New Testament times, nagkakatagpo yun. Yun ang gusto ko lang sabihin. So, na-preserve, na-inspire? Yes. Whew, sana nakuha niyo yun. And then, last, isa na lang po para kompleto tayo ngayong umaga. Matthew 10:10. Ganun din pala sa Matthew 10:10. Ganun din po yan. By the way, ang context pala nung kanina, sinabi ni Paul, bandang ulit, sasabihin niya, hindi siya nagsulat, hindi concern na concern ng Diyos sa baka. Okay? Ang sasabihin niya later doon, concern siya sa mga lingkod ng Diyos, mga tao. Kaya ganun po ang topic doon, giving. So, okay? So, salamat ngayon. Ang topic natin, giving. Baka iba nang hinahin sa'yo, nagpala ako dito, nagbenta ako dito, tapos bibigay ko lang sa church. So, ang idea doon, nagtatrabaho yung baston nyo, huwag natin bigay yung tithes kasi bahala siya, magtabaho din siya. Ganun yung utang natin minsan kahit ako dati, kasi nga, magtabaho ko, magtabaho ka rin. Problema, ano gusto mo mangyari doon? Doble-doble na. Tsaka pag nahirapan siya, titalo din ang church. Tama? Kaya sabi doon, pag nagtatrabaho daw, kahit hindi lang po pastor yan, kung ano, missionary, kung ano man yan, huwag mong pigilan. Bayaan mo, pakainin mo. Bigay mo yung dapat sa kanya, at pag binigay mo yung tithes, kakainin niya rin yun eh. Entindihan? So, yun ang context doon. So, ito yung sinabi ngayon sa Matthew 10:10, sabi dyan, nor script, nor journey, nor two coats, neither shoes, nor yet stage, for the workman is worthy of his meat. Sa Tagalog, yung nagtatrabaho, dapat lang kumain. Okay? So, ano yung sabihin nito? Gusto natin sabihin? Ibig sabihin, kung ano yung sinabi nung unang panahon, ganun pa rin sa New Testament time, ganun pa rin sa ngayon. Dami pa nito. Isa pa. 1 Corinthians 2. So, hindi tayo matapos. Okay, ako na lang ha, sabi dyan, but we speak the wisdom of God in a ministry, even the hidden wisdom which God ordained for the world unto our glory. So, dati pa raw, mayroon siya salita at yung kanyang wisdom, umiral na. Para sa atin yon. Pag nalaman natin, galing talaga ng Diyos. Pero lahat ba ng tao nakaintindi? Hindi. Sabi dyan, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. So, hindi nila intindihan na yung pagka-crucify na nila, mafulfill pala yung scripture. Sa lumahaba. Sa 10, sabi dyan, but God had revealed them unto us. Yung mga, again, yung
Salita ng Diyos, nire-reveal sa atin, hindi sa pag, ano lang ha, sa school, at sa ano. Ibig sabihin, Espiritu ng Diyos, nire-reveal Espiritu mo. Ibig sabihin dyan. Okay, which things also we speak, not in the words of man's, which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing spiritual things with spiritual. Kaya ganyan po ang practice ng New Testament. Pansin ninyo, pag may sinabi siya, yan ang sinabi ng Diyos, i-quote niya yung Bible. Hindi niyo magsabi, basta yan ang sinabi ng Diyos, parang yung mga ano ngayon, mga CCM ngayon, ganyan yan eh. Ito sinabi ng Diyos eh, nasa sa Bible eh, hindi ako. Ha? Parang sabi yung sala, ha? Yung kausap ko rin nung isang araw. Medyo nagkasundo kami sa Baptist Day. Pero kasi sabi niya sa Calvinism, hindi kami magkasundo. Eh sinabi niya, medyo bata pa naman, pero sabi niya, hindi ba nasa Bible din na ganyan kaya? Sa, nasaan yun? Chapter and verse. Hindi, hindi ata siya yun. Sabi daw nung magnanakaw, sabi daw nung ni Jesus sa magnanakaw, ay ipamigay niya lang yung pera niya. Iisip-isip ako, saan ba yun? Sige nga, pakiyan na nga, saan ba? Bandang huli, iba pala yung tinutukoy niya. Kaya mag-iingat kayo doon. Pag sinabi ng salita ng Diyos, alam mo kung saan. Ngayon ako, minsan di ko rin kabisado kung saan exactly yung lugar, pero alam ko sinabi ng Diyos yun. Kaya salamat sa technology, pwede mo i-look up. Kaya sinabi ng Diyos yun. Pag sinabi ko sinabi ng Diyos, talagang sinabi ng Diyos dapat. Pag nakita mo sinabi talaga, sinabi talaga ng Diyos yun. Amen? Medyo mabigat tayo ngayon, ha? Okay. So, kaya yung sinabi, spiritual things dyan, yung sabihin, sinabi ng Diyos dati, kung ngayon sinasabi mo, yung sinabi ni Jesus, sabi, wala naman sa Old Testament. Compare mo ngayon, yan ang sinabi talaga eh. Ayan, so dapat, i-quote mo ngayon yung Old Testament. Kahit hindi exactly the same, pero dapat yung sinasabi the same. Yung sabihin, parang yung nabanggit natin sa Deuteronomy, kinumpara sa Hebrews, na, ano yun? Hindi exactly the same. Sabi sa Deuteronomy, walang the corn eh. Sa New Testament, may corn. Pareho ba yun? Yun ang ibig sabihin dun eh. Okay, so tabusin na natin dyan kasi gutom na ako. Pero mamayang hapon, isa-isayin po natin itong mga very ano po ito kasi kinuha ko to from hindi ako totally agree sa kanya sa lahat ng bagay kay David Cloud. Pero ito pong resources na to. In circulation to among Baptists, hindi na ginagamit nga dito ng ibang religion. So, we agree po no sa inspiration and preservation ng salita ng Diyos. Unless naayari ka ng mga types ng mga tawag dito, Westcott and Hort crowd, okay, mga modern translation crowd. So, pag binasa mo yung kanilang literature, yeah, magiging malilitawa katulad ni Baptist Day. Amen. So, tuloy natin mamayang hapon. Let's pray. Panginoon, maraming salamat. I pray na maging malinaw po ito at even sa part 2, Panginoon. Hindi na kami mag-focus mamaya, Panginoon, sa personality, but focus kayo, Panginoon, sa inspiration sa salita, paano ito preserve also, inspired then preserve niyo, Panginoon. So I pray na lalo kami mahalin namin yung salita dahil ito po ay talagang mga salita niyo. Literal, Panginoon. So I pray na kayo pong magpala sa even sa mga kakainin, maraming salamat sa fellowship din, Panginoon, sa ministry kahapon, mga naligtas. Mamaya, Panginoon, sa Felicidad Village, I pray na ganun po, yung mga babalikan namin doon, Panginoon, hindi kami taguan, Panginoon, bagus, Lord, magtiwala sa inyo, na maligtas din po, Lord, at even yung mga kapitbahay nila, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray.